O, sige. Okay. O, kumain ka na. Kate? Alam ko na. Huwag mo nang ituloy. Sigurado akong kaklase mo ang tumawag. At kung hindi ako nagkakamali, kailangan kanila, tama? Biglaan to, Kate. Hindi ko ginusto. Pasensya ka na. No. If you go, I'll go. Ano ibig mo sabihin? Kailangan ko pa bang magpaliwanag? Alfredo! Hey, Edward. It's good to see you. It's been a long time, huh? Yeah, my boy. You remember my brother, Frank. There it is. Huwag ka magalala. Ang epektos na ito ay may di-deliver kahit saan mo gusto. Maayos at eksakto sa binayaran mo. You, my angel. Always the kidder. Always the kidder. I've got to see. Huh? Come on, Edward. This you've got to see. Well, here we are. So this is your kingdom. Yeah, huh? Yeah. Liga. Siyadong malalim ang lungga mo, Alfredo. Para mahirap madiskubre. Baka naman ang mga kasosyo mo rito eh, galing sa impyerno. Ito bang lahat na ito ang susunod sa shipment sa Taipei? That's the one. Now I believe you, Alfredo. There's heaven, even in hell. Karate! Ano yun? Tingnan nyo! Sa labas ng gagaling! Kanya na muna tayo. Mag-ingat ka. Sige, kuya. Akong bahala.
Dan! Dalhin na yan. For promulgation of decision, criminal case number 1958D for violation of section 16, article 3 of Republic Act 6425 for drug trafficking. For the accused, Your Honor, ready for the decision. Proceed. Wherefore, after a careful evaluation of all the evidence presented, this court, finding no sufficient evidence to prove the guilt of the accused beyond reasonable doubt, so ordered. Kate, ano ba? May gana ka pang magtanong. Ano bang problema mo? Galit ako. Inis na inis ako. Kanina pa ako nandito pero parang wala kang kasama. Parang hindi ako tao na dinadaanan mo ng tingin. May exams ako. At may usapan din tayo. Pero pinagmumukha mo akong tanga. Intindihin mo naman ako. Ako? Iniintindi mo? Isang katawan lang ako. Di ko maripagsabay-sabay ng lahat. Ang trabaho mo? Ang pag-aaral mo? Ako! Kate, para sa atin din to. Hindi! Para sa'yo. Kahit kailan na hindi ako naging kasama sa mga plano mo, sa mga pangarap mo, kahit kailan, hindi kita maaasahan. Kung ang inaasahan mo ay samahan ka sa lahat ng mga lakad mo, sa mga party dinadaluhan mo, sa mga sosyalang pinupuntahan mo, talagang hindi ko magagawa. May mas mahalagang dapat unahin. Hindi ko kailangan yan, Lorenzo. Kung ngayon pa lang ay marami na akong hinahanap sa'yo, mas lalo na siguro pagdating ng araw. Ganun din ako, Kate. Marami din akong gustong hingin sa'yo. Unang-una na ang pangunawa mo. Hindi. This is not working out, Lorenzo. Pakiramdam ko'y kalabisan na ako sa'yo. Ngayon ko lang na-realize na hindi ko kayang makipagkompetensya sa trabaho mo, sa mga pangarap mo. Iba tayo ng pagtingin sa buhay. Hindi ko na kaya ang ganitong klase ng setup. Nasaan ang diamonds? Ang pera.
ang sabi ni Mine. Oh, sige, enjoy, ha? Sige ho. Good evening. Oh, bakit ngayon lang kayo? Traffic kami. Sige. Arigado ng lahat. Inaasikaso naman po silang lahat. Kumain lang po kayo. Oh, enjoy kayo dyan, ha? Oh, kumusta kayo dito? Take care of the guests, huh? Yeah. Especially the ladies, okay? Yeah, sure. Kanina ka pa inihintay ng mga bisita sa baba, ano ba? Hindi mo ba ako narinig? Hindi ako bingi! Huwag mo kong sisigawan, ha? Huwag mo kong utos-utusan! Hindi mo ako katulong. Wala akong pakialam sa mga kaibigan mo. At bababa ako kung kailan ko gusto. Ganon, ha? Hinahamon mo ba ako? Hindi lang kita hinahamon, Alfredo. Pag nagkaroon ako ng pagkakataon, lalayasan pa kita. Anong sinabi mo? Ha? Anong sinabi mo? Ha? Sawang-sawa na ako sa'yo! Ah, ganun, ha? Pag ako iniwan mo, papatayin kita! Bago mo ako mapatay, isisigaw ko kung ano ka. Sasabihin kong lahat ang alam ko tungkol sa'yo. Ilalabas ko na hindi ka isang negosyante, kundi... Ay, talaga! Sisiguraduhin ko mabibilanggo ka habang buhay! Alisin niyo sa harap ko ang babae niyan. Ang pinagtataka ko ay kung paano ka nakapasa ng bar. Palagay ko, dinaan mo sa dasal eh. Pre, hindi lang sa dasal. Natingin ko, naglakad pa ng palun sa baklaran yan eh. Sabihin niyo na ang gusto niyo sabihin. Abogado na ako. Pagkatapos ng oath-taking ko, member na ako ng Integrated Bar of the Philippines. Hmm. Kaya iniinggit mo kami, ganun ba? Hindi. Eh, members naman kayo ng bar, hindi ba? Kaya lang, IBE. Ay, anong IBE? Integrated Bar Supermita. Kaya lang, pinasara ni Mayor Lim. Kaya lumipat kayo sa Integrated Bars of Timog. Nakakahiya kayo. O, paano? Lalayasan muna kami ngayong abogado ko na? Siyempre. Eh, ba't ko kayo pagtsatsagaan? Wala naman kayo kakwenta-kwenta kasama. Pare, isipin mo lang maigi. Hindi naman sa pinipigilan kita dahil sawang-sawa na rin ako sa pagbumuka mo. Pero sayang naman ang makukuha mo sa GSIS, pare, pagditiro na. Di bale, pare. Lilipat naman ako ng SSS. Tsaka pare, wag mo na ako isipin. Patagal pa bago ako magditiro. Di tulad mo. Ilang tulog na lang. Hindi ah. Ikaw naman. Wala ka nang buhok eh. Congrats, pare. Salamat, pare.
Amo. Wala na akong kawala ang Kate na yan, amo. Kung mapapatunayang sinadya niya pagpatay sa utol mo, Celia Electric ang pinakamababang sentensya para sa kanya. Kayang-kaya niyo naman siya i-din eh. Pakilusin natin ang mga tao natin sa loob at ganun din sa husgado. Siguradong tigok siya. Kapatid ko ang namatay. Dapat ako ang maningil. Anong gusto niyong gawin namin? Dalhin niyo sa akin si Kate ng buhay. Malabo yata yan, amo. Hawak na siya ng mga pulis. Eh ano? Gumawa ka ng paraan. Buntutan niyo. Bantayin niyo lahat ng mga galaw niya. Pag nakakita kayo ng pagkakataon, tukutin niyo na. Kapag may humarang, itumba ninyo. Gusto kong dalhin mo sa akin si Kate ng buhay dahil gusto kong iparamdam sa kanya ang sakit na ginawa niyang pagpatay sa kapatid ko. Ba't hindi niyo pa inaayos ang bail ko? Hahayaan niyo na lang ba akong makulong dito? Kate, anong magagawa ko? Malaki ang piyansa mo. Walang surety ba na magbibigay ng piyansa na ganun kalaki? At wala namang taong magpapautang sa atin ng 5 milyon. Come on! Ang dami naman ang mga kaibigan ninyo. Kate, para namang hindi mo alam, o konti ang kaibigan mo, kasabay ng pagkonti ng kayamanan mo. Paano yan? Ayokong mabulok dito. Hayaan mo, anak. Hahanapin ko ang pinakamahusay na abogado para sa kaso mo. Diyos ko, parusa na nga ito sa mga kasalanan ko. Correction, Kate. Grasya akong padala ng Diyos. Grasya o disgrasya? Bakit ka na pa rito? Nakulong ko lang, naging ulyanin ka na. Abogado na ako ngayon. Disgrasya nga. Siguradong panghabang buhay na akong makukulong ngayon. Dahil kapag nakita ko si Papa, mapapatay ko siya dito sa ginawa niya. Maawa ka naman sa Papa mo. Halos paluhod siyang na makaawang tanggapin ko itong kaso mo. Sigurado kang walang imahe ng santo sa likod mo. Dahil hindi ganun kabobo si Papa. Kung ayaw mo, hindi kita pipilitin. Maraming naghahabol sa serbisyo ko. Dahil siguradong mura ang singil mo. Si Papa talaga, umandar na naman ang pagkakuripot niya. At least masasabi ko sa Papa mo that I tried. Sayang, madali pa naman sana itong kaso mo. I can easily enter a plea based on inborn and natural insanity. No, thank you. Hindi baling mabulok ako dito kaysa magkautang na loob pa ako sa'yo. Para kasi ako noon na nakakulong sa habang buhay na kahihiyan. Adios. Goodbye! Ano pare? Oh, tutulungan mo ba ako o hindi? Hindi nga kita maintindihan pare kung bakit mo tinanggap tong kasong to eh. Tatapatin kita. Taglid ang laban mo rito. Unang-una, kilala ang napatay. Kung meron mang kaibigan ang kliyente mo na titisigo, masigit pa ang koneksyon ni Alfaro. Alam mo yan? Pare, abogado ako. Pero kaming mga abogado, hindi basta-basta lang tumatanggap ng kaso. Kailangan makumbinsin mo na kami na wala talagang kasalanan ang kliyenteng pinagtatanggol namin. At naniniwala ako na walang kasalanan si Kate. Nandun na ako. Pero ibang lumalabas sa investigasyon namin eh. Nung gabi rin napatay si Alfredo, nakakita namin ang mga pasaan ni Kate sa mukha at ibang parte ng katawan. Sa pagsusuri ng doktor, mga 2-3 araw nang nakaraan ng mga pasaan niya. So maaari nating ipalagay na binugbog muna siya ni Alfredo mga 2-3 araw bago nangyari ang insidente. Kaya sinasabi mo gumanti si Kate kaya namatay si Alfredo. Ganun na nga. Sa madaling salita, pinag-isipan, binalak, premeditated. Maliwanag na murder yan. Punishable by death. Alam mo, mas matutulungan mo siya kung may bababa mo sa homicide ang kaso eh. Pare, kung tutulungan ko rin lang siya, kailangan patunayan kung wala siyang kasalanan. Mahirapan ka. Okay lang. Pero tutulungan mo ako.
Sabi sa'yo, ilabas mo ko. Nananadya ka, no? Antas mo pa rin. Alam mo, mabuti pa sa'yo ang kawayan. Kapag matas na ito, yumuyuko. At gusto mong yumuko ako sa'yo? Pasalamatan ka? Ano ka, sinuswerte? Kung ano man ang mga problema mo sa buhay, wala akong pakialam. Nakiusap sa akin ang mga magulang mo na gawin ko ang lahat ng aking magagawa. Mailabas ka lang. Kaya bilang abogado mo, yun nga ang ginawa ko. Kahit nakakurbata ka, bugoy ka pa rin. Kilala kita, Kate. Alam kong hindi mo magagawang pumatay. Ang pinagtataka ko lang, sa dinami-dami ng mga lalaki, ba't kriminal pang napili mo? Malay ko, huli na lang malaman kung kriminal pala ang hayop na yun. Ba't hindi mo kinalasan? Papatayin niya ako. Kaya mo siya pinag... Hindi ko siya pinatay kung yun ang itatanong mo. At kung kaya mo ako sinakay dito ay para imbestigahan, bababa na ako. Hindi pwede. Delikadong buhay mo. Nakatanggap ko ng info mula sa kaibigan kong pulis na ipinapapatay ka. Wala akong pakialam sa kaibigan mo at wala ka na rin pakialam sa akin. Kaya ibaba mo na ako. Hindi nga pwede. Ayaw mong ibaba? Sisigaw ako! Taong mahabot sa'yo. Pag hindi mo ito tinigil, papatayin kita! Mabuti! Gawin mo na! Dahil pag hindi mo ako pinatay, tsaka papatayin tayo ng mga kalaban mo! Lorenzo! Isa! Mahulit ka, ha? Papaluhin kita! Isa! Aray! Lorenzo! Nako! Lorenzo! Biro pare. Kung hindi kami nakatakas kanina, baka namaya pang Lorenzo at Kate na kami ngayon. O ngayon, kailangan mo ng tulong ko. Hindi ako ang punteriya nila pare. Si Kate. Alam mo pare, kahit ilang pang security ang ipadala ko sa kliyente mo, kung hindi naman siya makikinig at susunod, bali wala rin. Eh kung sa'yo nang abogado niya eh, hindi siya nakikinig eh. Kami pa kaya? Siguro naman sa nangyari sa kanya kanina, magtatanda na siya. O paano pare?
Gusto mong magpadala ako ng security dyan sa inyo? Kaya lang pare, maiikli ang pasensya ng mga tao ko. Alam mo yan. Kaya pagsabihan mo yung kliyente mo na huwag ituring ng mga alila ang mga tao ko. Kung hindi, iiwan na siya ng mga ito. Oh, sige, padala mo naman ang security mo para kay Kate. Ako lang bahala sa kanila. Pare, salamat. Sige. Lorenzo, ayoko ng security. Ano ka ba naman, Kate? Muntik ka nang mapatay kanina. Ngayon sasabihin mo sa akin na hindi mo kailangan ng security? Ba't hindi mo na lang ako ikulong? Kate, pinoprotektahan kita. Kate, makinig ka sa kanya. Para sa'yo rin yun eh. Para naman hindi ako mamatay sa nerbiyos. Mama, ayoko ng security. Ayoko na parang may asong bubuntot-buntot sa'kin. Pupuntahan ko ang gusto kong puntahan at lalabas ako kung kailan ko gusto. O sige, bahala ka. Tutal buhay mo yan. Napakahirap paliwanagan ang taong napakakitid ng utak. Lorenzo, sandali. Papa, hayaan niyo na siya. Tumigil ka. Lorenzo, ako na ang humihingi ng dispensa sa'yo. Alam mo ang dapat gawin mo. Bahala ka na. Sige. Huwag niyo siyang palabasin na wala siyang kasama. Delikado siya. Natitiyak ko na hindi siya titigilan ng mga nagtangka sa kanya kanina. Ang problema, hindi natin alam kung sino ang mga kalaban. Sangdamugol kayong mga tanga! Puros kayong bobo! Napakasimpleng trabaho, hindi niyo pa magawa! Uli na sana namin yun, amo eh. Kung hindi lang nakialam yung abogado. Huwag ka mag-alala, amo. Sa susunod, hindi na namin paliligtasin yun. Kapag nakialam ulit yung abogadong yun... Tama na! Puro kayo yabang! Puro kayo daldal! Simpleng trabaho lang! Pastos pa kayo! Marami pa naman tayong pagkakataon, amo eh. Matsitsempuan din namin yun. Siguraduhin ninyo! Kapag tumagal pa ang kasong ito, siguradong halukayan ang abogado niya ang tunay pagkatao ng kapatid ko para lumabas na walang kasalanan ng babae yan. Sa dami nang nakita ng babae yun, hindi natin alam kung sino pagsasabihan niya. Hindi natin alam kung sino mga taong paparing sa kanya. At kahit na, sakaling masentensya ng babae yun, mas lalo tayo mahihirapan kapag nakakulong na siya. Amo, hindi ba mas magiging madali makapagiganti ka pag nasa loob na siya? Sabihin mo lang sa mga tao natin doon, di ako, hindi aabuti na 1,000 yun sa kulungan. Kapatid ko ang pinatay niya. Ako ang maniningil. Wala nang iba! Kaibigan ko si Kate. Sa akin ho niya madalas sabihin ang mga pananakit na ginagawa sa kanya ni Alfredo. Kahit sa munting pagkakamali lang niya, kumbaga, alaga siyang gulpihin kapag tinopak si Alfredo. Yan si Kate, matagal na dapat niyang hiniwalayin si Alfredo. Hindi lang makakita ng pagkakataon dahil para siyang preso sa bahay. Alam ko mahal din ni Kate si Alfredo. Kaya lang may naalala ko na binanggit dati ni Kate eh. Tungkol sa pagkataon ni Alfredo, ang sabi niya, hindi raw niya kayang lunukin ito. Hindi na rin niya sinabi kung ano yun. Bago mangyari yung party at pagkamatay ni Alfredo, nakita ko mismo kung paano sakta ni Alfredo si Kate. Muntik na nga rin ako eh, kundi lang ako nakatakbo. At sa tingin ko, aksidente ang pagkamatay ni Alfredo. Walang kasalanan si Kate. Alam mo, matagal ko ng kaibigan yan si Kate. Mabait siyang tao eh. Kaso, mataray lang talaga akong magsalita. Kahit saang korte tayo makarating, attorney, sasabihin ko pa rin na walang kinalaman si Kate sa pagkamatay ni Alfredo. Salamat. Everybody, please rise. The court is now in session. The Honorable Judge Renato Salvador presiding. Silence is hereby enjoined. Talagang mahal na mahal ni Alfredo si Kate. Kaya imposible ang sinasabi niya na madalas siyang bugbugin ito. Kung pwede nga lang eh, ayaw niyang padapuan ito sa langaw. Hindi nga ako namin malaman kung bakit pinagtsatsagaan ni Alfredo si Kate. Dahil napakataray ng babaeng yan.
Hindi nga siya mapigilan sa paglabas-labas niya eh, tsaka sa pagpunta niya kung saan-saan. Tsaka wala rin siya talagang pakialam kung sitayin man siya ni Alfredo. Opo, naniniwala po ako na si Kate ang pumatay kay Alfredo. Dahil minsan may nabanggit siya tungkol sa milyon-milyong insurance policy na siya ang beneficiary. Ba't di mo agad sinabi sa akin yun? Ba't ko sasabihin sa'yo? Anong kinalaman ng insurance na yun sa kaso ko? Motibo? Sasabihin nila yun ang dahilan kung bakit mong pinatay si Alfredo. Hindi ko siya pinatay. Wala akong pakialam. At lalong wala akong intensyon na makuha ang perang yun. Yan ang katwiran mo. Paano ng katwiran ng mga kalaban? Kate, alam na ng lahat na bumagsak ng kabuhayan nyo. Madali na ngayon palabasin ni na Frank na kaya mo pinatay si Alfredo dahil ang perang matatanggap mo bilang kanyang beneficiary ay sobra-sobra upang muli kayong makabangon. Hindi totoo yan. Alam ko. Pero ebidensya, motibo, yan ang magsasalita sa uskado, hindi tayo. Ngayon pa lang tinitiyak ko na sa'yo na gagamitin niya ng mga kalaban para madiin ka. Basta, wala akong kasalanan. Criminal case number 9548301, People of the Philippines versus Kate Livares for homicide. Promulgation of judgment. Wherefore, the court finds the accused guilty beyond reasonable doubt as principal for the crime of homicide penalized under Article 249 of the Revised Penal Code as amended, and sentences her to suffer an imprisonment of 17 years, 10 months, and 1 day as minimum to 20 years or reclusion temporal as maximum, and to indemnify the heirs of the accused with the amount of 500,000 plus attorney's fees with the amount of 50,000, note cost. Huwag ka maglala. Magpa-file tayo ng appeal sa korte. Hindi kita pababayaan. Pinabayaan mo na nga ako eh. Halika na, miss. Ano ba? Bitiwan niyo ako! Kate! Bitiwan niyo ako! Lorenzo! Maria pa! Bitiwan niyo ako! Thank you.
kabuluhan na ginawa mo. Ikaw na nga ang tinutulungan, ikaw pa may ganang magalit? Hindi mo ako tinulungan. Sa ginawa mo, magiging wanted pa ako ngayon. Akala ko ba ayaw mong makulong? Oo nga. Yun naman pala eh. Kaya mo ako dinukot, ganon. Correction, iniligtas. Pwes, hindi ganitong paraan ang gusto ko. Ililigtas mo rin lang pala ako. Dapat doon sa korte. Ang hirap mo talagang intindihin, no? Ang kitid kasi ng utak mo eh. Ako pa ganyan ang makitid ang utak? Oo, kasi kung hindi, maiisip mo na mas lalo lang akong mapapahamak dito sa ginagawa mo. At saka, kaninong bahay ba ito? Sa kaibigan ko. Ayoko dito. Teka, sandali, sandali! At saan ka namang pupunta? Sa bahay, saan pa? Kate, dalawang grupo lang naghahanap sa'yo. Ang pulis at grupo ni Frank. Dito ka na lang. Tapos na ang tungkulin mo sa akin. Kate, makinig ka sa akin. Tinanggap ko ang kaso nito kahit na alam kong mas madalas ang pagsisinghala natin kaysa sa pag-uusap ng matino. Dahil naniniwala ako na wala kang kasalanan sa nangyari kay Alfredo. Yun din ang dahilan kung bakit itinaya kong aking reputasyon at profesyon. Mailigtas ka lang. Ngayon, kung magpupumilit ka, lalong wala tayong magagawa para linisin ang pangalan mo. Anong kailangan niyo sa akin? Si Kate. Si Kate ang kailangan namin. Talaga. At saan ka pupunta? Lalabas, manonood ng sine, mamamasyal, kahit saan. Hindi ka pwedeng lumabas. At bakit? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo yung delikado ka? At ilang beses ko na rin sasabihin sa'yo na inip na ako dito. Daig ko pa ang nakakulong. Gusto mo talaga lumabas? Oo. Teka, ano ba? Ano ba? Sandali! Ano bang gagawin mo dyan? Pwede ka nang lumabas. Kung inaakala mong mapipigilan mo ko dahil sa ginawa mo, nagkakamali ka. Aalis pa rin ako kahit na anong mangyari. Ayan ang pinto. What happened? Wala akong makuhang taxi. Siguro kaya ayaw mo akong mawala sa paningin mo dahil in love ka pa rin sa akin, no? Kapal na mukha mo talaga. At sino may sabi sa'yo? Bakit?
Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Magnanakaw ka, no? Hoy! Dahan-dahan ka sa pagsasalita mo. Itong itsura kong to, magnanakaw, baka ikaw. Ako ang may-ari ng bahay na to. Hindi ako naniniwala. Ah, ganun. Bakit gusto mo ipapulis kita? Lumayas ka! Sige na ba ito? Kate. Siya ang may-ari ng bahay, si Raquel. Raquel, si Kate. Akala ko ba kaibigan mo ito? Oo nga, kaibigan ko. Walang iya ka. Ngayon kaibigan na lang ako. Magdadala ka rin lang ng babae mo dito pa sa pamamahay ko. Hayop! Raquel. Lorenzo, umalis na tayo. Ayoko Kate, na dito. Teka, sandali lang. Ang gugulo nyo eh. Pakinggan nyo muna ako. Raquel. Ano pa? Bakit? Tinatanong mo pa kung bakit. Ilang linggo lang ako nawala, may inuwi ka ng babae rito. Sinabi ko na sa'yo, kliyente lang yun. Talaga? Oo. Talagang-talaga. Talagang-talaga. Halika na. Tulog na tayo. Pwede ba bukas na? Ngayon na! Oh, yan. Bakit na naman? Sira ang air conditioner ko eh. Kate, pwede ba patulugin mo naman ako? Hindi ka pa naman natutulog eh. Eh, paano mo nalaman? Naririnig ko kayo. Kate, pwede ba bukas ko na aayusin? Ngayon na. Kate! Kung ayaw mo, di wag! Galit. Nag-aalala ko, baka gusto mo ng juice, ng prutas, o kaya ng sandwich. Kate, ayoko ng juice, ayoko ng prutas, ayoko ng sandwich. Por Diyos, por Santo, Kate, tikilan mo na ako. Napakasuplado mo naman. Ikaw na nga binibigyan, ikaw pang galit. Oh, bakit? Diyan ka nalang matulog sa labas. Hindi na siya mahirapan sa pagkatok. Raquel naman. Magsama kayo ng kliyente mo. Mapihirang buhay to. Good morning, Lorenzo. Kumusta ang tulog mo? Okay lang. Raquel, ikaw naman. Mahimbing bang tulog mo? Oh, kumain na tayo. Magkakape na lang ako. Masarap yan. Ikaw rin, baka mamayat ka. Raquel, ikaw? Wala na akong ganang kumain. Hindi ko type yung ganyang luto eh. Tikman mo muna nang matuto kang magluto.
Hotdog at itlog, pinagmamalaki mo na. Eh, kumukulong tubig lang, luto na yan eh. Hay nako, Lorenzo. Mas masarap ang lulutuin ko mamayang gabi. Kaya, you better come home early or you'll miss it. Ah, akin na yan. Bakit kailangan ko? Eh, kailangan ko rin. Pwes, maghintay ka. Bakit? Sa iba tong bahay na to. Sa'yo, bakit? Eh, yun naman pala. Inaago ko bang bahay mo? Hindi nga. Pero para sabihin ko sa'yo, ako ang may-ari ng pamamahay na to. Ibig sabihin, lahat ng bagay na nandito sa loob ng pamamahay ko, akin, tama? Oo, pero nauna ako, di ba? Oo. Pwes, kung sinong nauna, yun ang dapat mo nang gumamit, tama? Oo. Pwes, maghintay ka. Ayan, tapos na ako. Salamat. Yun. Ito, tikman mo to. Masarap yan. Luto ko yan. Sige nga. Wow! Masarap nga. Talaga. Bubulahin pa naman kita. Sabi mo yan. Ah, ito naman ang tikman mo. Luto ni Kate yan. Huwag na, Lorenzo. Baka naman isipin ni Lorenzo, luto ko lang yung pinagmamalaki ko. Oo nga naman. Siyempre, kailangan malaman niya na pinaghirapan nating dalawa yan. Okay na pala kayo, ha? Hindi naman kami nag-aaway, eh. Di ba, Kate? Good. I'm sorry, Kate, na bigla lang ako. That's okay. I'm really good for nothing, Lorenzo. Napakasimpleng bagay. Hindi ko pa magawa ng tama. Kaya sigurong gulo ng buhay ko. Kung ang pagluluto lang ay hindi ko pa magawa, yun pa kayang ayusin ang buhay ko. That's not true. Yun ang nangyayari. You're a good person, Kate. Kaya lang, it seems like you're trying to be another person. Kaya hindi ka nagiging totoo. At nahihirapan ka. Marami namang nagmamahal sa'yo. Mga magulang mo. Mga kaibigan. Ikaw? Ako. Kung talagang mahal mo ko, hindi mo pinayagang masira ang pagsasama natin. No. Don't put all the blame on me, Kate. Alam mong ginawa ko lahat na magagawa ko para wag lang masira ang pagsasama natin. It was you who walked out on me. Ako ang iniwan mo. Because you didn't need me then. I wanted us to enjoy life together.
But you are too busy and preoccupied with your ambition of becoming a top lawyer. Nawalan ka na ng panahon para sa akin. Hindi totoo yan. Nung iniwan mo ako, yun ang panahon kailangan kita. Pero hindi mo naintindihan. Because you were expecting so much from me and from our relationship. Pero lahat ng ginawa ko ay para sa atin, Kate. Marami akong pangarap. But don't dream my dreams. Tulad ng ginawa kong pagrespeto sa mga sarili mong pangarap. Tell me, mahirap pa yun, Kate. Ang hinihingi ko ay sana maintindihan mo ako. Pero hindi nangyari. Ang kailangan ko noon ay panahon mo. Atensyon mo. Ang kailangan ko, pangunawa mo. Nag-aral ako ng husto dahil gusto kong patunayan sa'yo. Sa mga magulang mo. Sa sarili ko mismo. Na kaya kitang buhayin ng hindi umaasa sa iba. Kate, kayo ang may pera. Hindi ako. Mali yung akala nila. Na basta mestizo, mayaman. Ako lang atang mestizo sa law school. Nabutas ang bulsa. Ako pa rin pala may kasalanan. No. Walang dapat sisihin. Siguro may pagkukulang tayo pareho. Pero nangyari na yun. Kung may magagawa man tayo, hindi para baguhin ang nangyari, kundi para hindi na maulit ang pangyayari. Yun ba ang dahilan kung bakit mo ako tinulungan? Masigit ang pagmamahal ko sa iyo kaysa sa anong pamang dahilan. Pero alam ko marami pa tayong dapat gawin bago bumalik ang dati nating palagay sa isa't isa. We have to be friends again. Yun lang ang paraan para muli makilala natin ang isa't isa. Explain, Lorenzo. I have to. Nasaktan ka, alam ko. Mahal kita, Lorenzo. Alam ko naman na kahit noon pa, hindi mo lang kliyente si Kate. Nagtanong-tanong na ako. Kahit na nung unang araw pa lang na nadatnan ko kayo rito. Kung alam mo, ba't di mo tinanong? Bakit hindi kita tinanong? Yeah. Ano kayo rito? Kung alam mo, ba't di mo tinanong? Bakit hindi kita tinanong? Yeah. Bakit hindi ako nagalit? Dahil nire-respeto kita. Mahal kita. Alam ko marami kang tanong sa iyong sarili. Habang hindi mo nakikita ang mga sagot na yun, hindi ka pa rin matatahimik. Habang buhay mong iisipin yun, gusto kita ipaglaban. Pero mas nakikita ang kailangan kitang pagbigyan ngayon. God. Kel, paano ka?
about me. Ayaw ko to. Pero kung para sa akin ka, babalik ka rin sa akin. Anong libro? Yung nabanggit ni Kate. Yung listahan ni Alfredo ng kanyang mga business associates. Mga taong binabayaran nyo para, alam mo na, alaganin yung mga negosyo. Very nice, attorney. Very nice. Pareho natin alam na walang ganung klaseng libro. You should know better than believe that woman. Inuuto ka lang nun. Yung kliyente mo. Nandun ako. Pero paano kung totoo nga yung sinasabi niya? Sigurado ako maraming magiging interesado sa nakalistang mga pangalan. Hindi ka ba kinakabahan doon? Attorney, hindi ako may kaso. Wala akong dapat ikatakot. Lalong mahahalungkat ang pagkatao ng kapatid mo. Naku! Sisingaw ang baho niyo. Yan ay kung magmamatikas ka. Lahat naman pwedeng pag-usapan. Pero hindi ko sinasabing na sa akin ang libro, ha? Pagpalagay na natin. Totoo tong librong sinasabi mo. Magkano mo ibebenta kung may bibili? Wag na. Hindi ako, ha? Baka hindi niya kaya. Malay mo. Subukan natin. Pag-iisipan ko. Sige, sabihin mo dun sa nagbabalak bumili. Tatawagan ko siya. Benji! Amo. Nasa kanya ang libro. Miranda, si Lorenzo to. Para bakit? Sawa mo. Sawa ng Diyos, hindi na ako nabubulok. Ayun, nabubulok sa bilangguan. Salamat sa iyo, Tony. Anytime. Kaya ano na? Asyan! Hanapin niyo! Nandito lang yun! Delikado pa rito. Hindi. Okay lang ako dito. Ba't hindi ka nila magpahatid sa akin? Baka matchempo ako pa rito.
appointment lang ang hula ko, I'm sorry. Si attorney. Sinong attorney? Eh di pumasok dito kanina. Wala siyang appointment, kaya pinalis ko na siya. Ah, ganun. Halugugin niyo ba? Hanggang dyan na lang kayo! Ano na kayo mo dyan? Hulaan mo! Tako! Hindi na siguro. Wala namang sumusunod sa atin. Bahala ka. Basta kung may problema ka, mawag lang. Salamat tuloy, pare. Kung hindi ka dumating, baka goodbye Lorenzo na ako. Labo yan. Ang masasamanda mo, matagal daw mamatay. Diyan ka mali, pare. Kapag granada nang binabato, kahit anong sama ng damo, hindi lang namamatay. Sunog pa. Ingat, kaibigan. Ingat, pare. Talaga bang wala na kayong gagawin tama? Eh, sa'yo lang ang binabayad ko sa inyo. Matagal na ako nagpapasensya sa katangahan ninyo. Malapit na ako masagad! Hindi ka dapat maglala, amo. May mga tawan tayo na nakaposte sa opisina mismo ni Lorenzo. At ganun din sa bahay ni Kate. Ano mang oras mong lumantad yung dalawa, eh dadamputin na lang sila. Dapat! Kailangan makuha natin yung librong sinasabi ni Lorenzo. Kapag napunta yan sa kamay ng mga may kapangyarihan, lahat tayo pupulutin sa kangkungan! Talagang gusto mo akong mapahamak, ano? Ba't mo sinabi na sa akin ang libro? Wala naman sa akin, ah! Makinig ka muna, pwede ba? Sinabi ko yun dahil gusto kong makita sa reaksyon niya kung nasa kanyang libro. Ngayon, sir, pinakita niyang interes. Totoo nga may libro gaya ng sinabi mo sa akin noon. Alam niyo ni Frank. Pero hindi niya alam kung saan nakatago. Nandun na ako. Pero sa ginawa mo, ako naman ang malalagay sa alanganin. Lalo lang akong hindi titigilan ng mga yon. Ngayong naniniwala sila na hawak ko ang tanging ebidensya na makakapagpatunay ng kasalanan nila. Anong ikinatatakot mo? Hindi nila alam kung nasaan ka. At isa pa, kasama mo ko. Yun nga ang masakit eh. Kasama kita. Ipinapahamak mo naman ako. Kate, ako ang bahala sa'yo. Ikaw ang bahala? Ako ang nagiging kawawa. Magpasa atin lang ang libro. Lusot na tayo. Ang problema nga, saan hahanapin yun? Buksan mo yung ilaw. Hindi naman si Felix sinusulat nito, ah. Siguro ito yung hinahanap natin. Walang maganda niyan kundi humingi kayo ng tulong sa mga may kapangyarihan. Total naman, may hawak na kayong ebidensya na makapagpapatunay dun sa tunay na pagkatao ng magkapatid. Ang mahirap nga, iligal ang ginawa naming pagkuha ng ebidensya. Pag pinalabas sila sa korte na ninakaw namin to, masya namang totoong nangyari. Babawin nila ito at hindi na tatanggaping ebidensya. Baka mawalan pa ako ng lisensya. At maraming tao, sina Alfredo tsaka si Frank. Kahit pulis o militar. Hindi natin alam kung sinong kaibigan at kalaban. E di tawagan mo si Miranda. Ba't hindi ka humingi ng tulong sa kanya? Pag nagigipit ka pala, tumatalas ang pag-iisip mo. Si Raul. maraming salamat, Raquel.
Kung hindi sa malaking tulong na ginawa mo, siguro hindi na matatapos ang problemang ito. Huwag mong intindihin yun. Anong malay mo? Pagdating ng panahon, ako naman ang mangailangan ng tulong ninyong dalawa ni Lorenzo. Pasensya ka na sa mga ginawa ko. Okay lang yun. Nangulit din naman ako eh. O pare, natawag ka. As usual, kailangan ko na naman ng tulong mo. Ano? Dahil na naman sa kaso ng kliyente mo. May pa pa? Pare, eto pa yung kapatid at kaibigan lamang. Hanggat di lumilitaw ang tumakas mong kliyente, hindi matatapos ang kaso. Ngayon, dahil sa nangyari sa pagtakas niya, eh lumalabas tuloy na may kinalaman siya talaga. Kaya nga ako tumatawag sa'yo eh. Bakit? Alam mo kung nasan siya? Kasama ko siya. Ano? Pare, kaibigan kita at may tiwala ako sa'yo. Akong dumukot sa kanya paglabas siya sa husgado. Ngayon, kung ako ang tatanungin mo, pare, pinakamagandang i-turn over mo na siya sa akin. Dali mo na tuloy yun, bro. Sabihin mo sa akin kung nasan kayo. Ako mismo sasama sa pagdadala sa kliyente mo. Hello? Hello, pare? Pare? Sige, tatawagan na lang kita. Pag-iisipan kung saan tayo magkikita-kita. Lorenzo, bakit? Anong nangyari sa usapan ninyo? Alam niya yung tungkol sa libro. Anong problema dun? Wala naman ako nababanggit sa kanya tungkol doon. Sigurado ka? Ah, sige. Darating kami. Salamat, kaibigan, at dumating ka. Matitiis ko ba naman kayo? Kamusta na, Kate? Okay. Mabuti naman naisipan mong sumuko. Wala talaga mangyayari sa pagtatago. Makikita at makikita ka ng batas. Tsaka pala, Eddie, bro. Andun sa lamesa. Masama rin kung minsan ang sobrang pagtitiwala. Maraming nadidisgrasya dyan, tulad mo. Sayang, pare. Akala ko pa naman matalino ka. Bobo ka rin pala. Ako ang nanghihinayang, pare. Hindi dahil sinira mong pagtitiwala ko, kundi ngayon ko lang nalaman na may natitira pa palang lahi si Judas. Putakan lang yan, pare. Ikaw na rin mismo ang nagsabi, walang mangyayari sa trabaho natin. Kaya ang buhay, patuka pa sa manok ang pera. Pare, practical lang ako. Magmula kay Alfredo hanggang kay Frank. Hindi ko kikitain kahit sa 5 taong trabaho ang perang ibinibigay nila sa akin para sa napakasimpleng trabaho. Judas ka nga. Dalbong Judas! Mautak naman, Bok. Oh, anong iniingiti mo dyan? Dahil ngayon lang ako nakakita ng Judas. Nabukod sa kalbo na. Pangapa. Alam mo dati kong kaibigan, nakalimutan mo yata na minsan din ako naging pulis. At ang pulis hindi basta-basta nagtitiwala. Paano ka nakakasiguro na ang librong yan ang hinahanap mo? Pangalawang kasalanan mo sa akin yan, pare. Pwede pa sana kitang patawarin dahil sa pagkakaibigan natin noon. Ngayon dahil tinutukan mo ako ng baril, tinapos mo lang pinagsamahan natin. Sino ngayon ang mautak sa ating dalawa? Lorenzo! Kita, tras! Chiqui!
pupunta? Sa powder room. Tatlong soft drinks nga. Yun lang ho. Oo. Thank you.
Gamitin mo to. Lumalamig na. Dito na muna tayo magpalipas ng gabi. Bukas na tayo pumunta sa rest house ng kaibigan kong malapit dito. Doon kami madalas dati. Kapag nagbabakasyon. Sige na. Matulog ka na. Babantayan kita. Lorenzo, mamamatay ba tayo? Maaari. Kung mamalasin. Hindi ko na makikita si na mama at papa. Maaari din. Marami nang nangyari sa buhay ko mula nung magkahiwalay tayo. Pero sa kauna-unahang pagkakataon, Lorenzo, ganito pala ang matakot. All of a sudden, I'm scared. Really scared. Now I realized I've taken so many things for granted. Tulad ng disco, good time. Hindi yun ang mahalaga sa akin. Oo. I'm too proud to admit it. Nabukod sa mga magulang ko at sa Diyos. Ikaw lang ang nag-iisang mahalag sa akin. At minahal ko. For the last time, Lorenzo, yakapin mo ko. Bisita tayo. Dahan-dahan lang.
Sir, kape muna. Salamat, Mang Daniel. Ma'am, kape ho. Thank you. Isang nga pala, sir. Ipagluluto ko kayo ng paborito niyong ulam. Sige. Sinampalu ang manok. Okay, ah. Sige, ma'am. Okay. Thank you.
Lorenzo? Alam ko. Ikaw yun. Tara na.